Ang gagawin natin ngayon mga boss, mag-change oil lang tayo nitong XTC 125 na 2016 model. Kahapon bumili tayo ng oil doon sa pinagbilhan rin natin ito na motor. Yamalog 1 liter. Ang oil nitong XTC 1 liter. 2050 watts. Ang gagamitin natin dito na tool sa pagtanggal ng drain plug nitong oil ito. Back range, close range na 17. Itong mga nagdaan na buwan lagi tayong busy, hindi natin na change oil itong ating XTC 125. Bali, mabot ito ng 9 na buwan. Ngayon pa lang natin ito change oil. Tingnan natin kung ilang ml pa ang kanyang oil. Ang odometer nito, bago natin ito ngayon i-change oil, umabot siya ng 2,950 km. Ngayon pa lang natin ulit i-change oil. Mamaya ilagay natin dyan sa lagay ng langis para masukat na rin natin, malaman kung ilang ml pa o nag 1 liter pa ang oil nito makalipas ang 9 na buwan. Buksan naman natin dun sa lagay ng oil sa kabila. Noon ng bago pa itong motor, doon ko ito pinapachin sa oil sa kasa sa pinagbilhan ko nitong motor. After 15,000 km ako na nag-change oil. Tapos ang pag-change oil ko naman nito bawat 2,000 km ang aking pag-change oil. Ngayon napabayaan, umabot siya ng 2,950 tapos 9 na buwan. Dati kung hindi umabot ng 2,000 km pag 5 o kaya 4 na buwan i-change oil ko na. Ngayon umabot siya ng 9 na buwan at 2,950 km bago na change oil. Ang engine nga pala nito mga boss, hindi pa nabuksan, stock pa siya. Malakas pa rin hanggang ngayon. Umabot pa rin siya ng 110-115 ang kanyang top speed, depende sa rider, depende rin sa kalsada. Pero ito, maayos pa naman malakbo. Medyo matulad pa rin. I-share ko na rin sa inyo ang tire nito sa likod, yung rear tire. Ang sukat niya, 300x18 Fuji Wing. Yun na lang ang ikinabit ko kasi doon sa bundok sa pinupuntahan ko, ang tire lang naman ng mga dumadaan doon, karamihan 300x17 o kaya 18. Ngayon kung maglalagay ka ng 4.10, medyo malaki, mahihirapan siya sa, lalo na kung maputik dahil yung daanan nga, karamihan ng dumadaan 17 lang ang tire, bibihira lang ang 18. Kung may 18 man, 300x18, kaya ang inilagay ko na lang din 300x18 na Fuji Wing. Sa sprocket naman, ang sprocket nito sa engine ang number 15 ang kanyang ngipin. Sa panghuli 47. Pero depende yun sa paggamitan ng motor. Kung pang trail, maglalagay ka ng maliit na engine sprocket, tapos sa rear naman medyo malaki. Ang pinaggagamitan ko kasi nitong XTC ay pag install ng signal, eh di naman kailangan ng yung malakas na hatak yung maliit ang engine sprocket. Kaya nilagay ko 15 sa engine, 47 naman sa rear sa panghuli. Nice. Kaya ako naman ito pinalitan ng ibang size ng sprocket para pag nasa highway maganda ang daanan, di maganda rin ang atak ng ating motor. So pagdating naman sa akyatan, malakas pa rin. Kukunti lang naman ang diferensya sa 14 at 15. Tapos sa panghulihan naman 47, ang stock nito 48, tapos ang engine is bracket 14. Medyo malakas sa gas kaya pinutan ko na rin ang ibang sprocket, ibang size. Sa nagbabalak naman bumili ng XTC
125. I-share ko na rin sa inyo ang performance nitong XTC. Sa para sa akin, napakaganda at solid. Dati nabili ko ito 80,000+. Ewan ko lang ngayon kung magkano na ang price nito. Pero matagal na ito sa akin, nabili ko ito 2016, 2024 na ngayon. Depende rin sa paggagamitan ng motor ito kasi na sa akin na XTC, gamit ko ito sa pag-install ng signal. Maganda siya sa highway, maganda rin sa bundok. Pero kung pang motor cross yung pang trail, baka hindi ito ang hinahanap mo na motor dahil di gaano kalakasan. Pero sa katulad ko, sa pag-install ng signal, napaka sulit at matibay itong XTC 125. Ito mga boss, ang kanyang oil 1 liter. Ayan. Pagdating naman sa maintenance, kaya naman, hindi naman gaano kamahalan. Bali every 8,000 kilometer o kaya 10, 15, 20, depende na lang sa inyo, magpalit ka ng spark plug. Original na na spark plug ang ikakabit natin. Tapos air filter, palit na rin. Tapos change oil, every 2,000 kilometer, 1 liter lang naman ang oil nito. Pagdating sa sprocket, pwede ka bumili ng rear sprocket, kaya engine sprocket. Hindi obligado siya na seat lagi ang bibilin mo. Depende rin sa mayari kung seat ang bibilin niya. Pero kung para sa ibang motor, kailangan talaga seat ang bibilin mo na sprocket. Dito pwede engine sprocket lang muna o kaya rear sprocket lang o kadina. Ang kadina nito heavy duty, hindi siya obligado na one seat lagi, pero depende rin sa may-ari kung gusto niya one seat na sprocket. Kung may budget naman, mas maganda na rin ang seat lagi ang ilalagay mo na engine sprocket. Mm-hmm.